Okay, commitment to public interest. Yeah. So, kahit anong pangyayari, kahit anong pangyayari, kakarapin ninyong problema, no? For example, kahit lagi pa sa alanganin, no? Yung inyong sitwasyon, kasi nangyayari sa amin yan. Huwag na huwag kayong aatras kasi pampang-public interest yung ginagawa ninyo. Lalo na marami makakatulong. No? At marami kayo matutulungan. Understood? Next is after commitment to the public interest, ang susunod natin is yan, being professional. No? Professionalism. Dapat pag nag-group. Ang importante niya kasi in terms of decision making, you are always professional. No? Huwag niyong isasaalang-alang ang emosyon ninyo. Yung emosyon ninyo, huwag niyong iyaming emosyon. Meron kang kasama, masyadong emosyonal. Pabayaan ninyo, huwag niyo siyang patulan. Understood? I've already experienced that. No? Sa opisina lang namin eh. Gusto ko na makipagsapakan eh. Sapakan lang tayo, pre. Pwede ko sabihin ganun eh. Pero hindi ko ginawa yun. Bakit? Nakakahiya. Nagtapos ka pa, tapos basadolero ka pala. Sige, sabihin natin, meron kang nakaaway. Hindi nakapagtapos, tapos ikaw, tapos ka pa. Sapaka nga kayo dyan. Sino mas nakakahiya? Diba? Sa lipunan natin, mas nakakahiya ka. Diba? Professional ka pala eh. Mungguy ka eh. Hindi bakit ang pinatulong niya. Alright. Professionalism, lagi nyo isasaalang-alang nyo. Huwag kayong papasok agad ng gulo. Huwag kayong makipag-argue, which is not contribute to your integrity. Understood? Huwag kang papasok sa argumento. Pwede mag-argue ng kaibigan ko, argumento kayo. Siyempre, ano lang yun. Joke-joke lang. Pero yung sa public, huwag kayong ano ba, pinaninira sa'yo. Eh, wala kayang ginawa sa ano, kundi ganito. Do not engage, understood? Gawin mo lang ang gusto mo, ang trabaho mo, yun lang. Marami naninira dito, marami basher dito. Doon ko sa YouTube channel ko, yung puro bas ako eh. Oh, guys, may YouTube channel ako ha, subscribe ko pa YouTube channel ha. Ang dami naninira sa akin to, tinitira talaga. Sabi na ano, okay lang, bahala ka sa buhay niyo, lang pa kayo lang. Basta kikita yung YouTube channel ko. Alright? Huwag niyong papatulan. Siguro iba sa inyo, yung kapatid ninyo ba pinapatulan ninyo? Yung maliit. Ang kulit mo! Ang kulit ko! Uy, kami ito! Huwag ganito na. Okay. Kasi pag ganun ka na sana, yung kulit mo tatago ka talaga. Ganun na rin. Pag, di ba? Upbringing mo, ganun na rin. Huwag ganun. Understood? Pakikipagtao, kaya nga yun, pakikipagtao ka tao eh. Kaya ito lahat
to, connected lang to, professionalism ko. Understood? Eh, naka-squatter yan, nalariya yan. Pakita ninyo, gulo pala, squatter pala. Pagbaro ka. Gulati mo sila. Gulati mo sila, nakabaro ka. Pagbaro sa bayo, nakabaro ka. Okay, so next is justice and sincerity. Public officials, you guys, employees, kami, shall remain true to the people at all times. Huwag tayong haharap na nagsisinwalin sa kanila na okay ang lahat. Hindi pala. Sabihin natin yung katotohanan. Understood? Huwag kayong mangangako ng paraiso. Ipakamo ninyo ang realidad. Nagagawin nyo ang lahat ng inyong makakaya para makatulong sa kanila. Okay? They must act with justice. Now we, tayo yan, tayo. We must act with justice and sincerity and shall not discriminate against anyone. Tayong, wag, ay, ano naman kayo din eh. Siyempre, if you want an SK official, hindi kayo ganito na pang-discriminate, no? Out of this world na yan. Against anyone, especially the poor and underprivileged mga downtrodden. Wag mo, wag. Nakamay ka, di ba? Iboto niyo po ako, ha? Pre, may alcohol. Diba? Alcohol. May ganun eh. May ganun, ano, pre? Mabango mo. Papasok sa isang shanty area, tapos yung gabi, may alcohol, may pabango. Shhh! Alcohol, pre. Huwag ganun, ha? Hindi maganda. Papasok ka! Papasok ka ng squatter, tapos alakos ka. Uy, nakatakot ko rin. Boto niyo. Huwag ganun, pre. Ha? Nakakot na ko, Diyos ngayon. Tapos, ito. Pag sinabi na yung justice, tapos muna, balik muna. Justice. Ito, mabigat to eh. Kasi pag may kayo, kayo pa, mayroon kayong makikita ang gulo, mag-indesisyon kayo, ano, magbibigay kayo ng justisya, no? You will justify kung sino yung tama ang mali. Mabigat yan, no? Pero siguro hindi mo kayong papasok sa ganyan. Sa lupo na yan. Alright, okay. Ito ang ating ano, ha? Pinagpapakainatan. The poor and the underprivileged. Yan ang malaman natin. Alright, next. Neutrality. Yan. Political neutrality. Kaya hindi ko sabi sa political neutrality. Tandaan ninyo. Sa una, magkakalaban, after the election, ito na sabihin sa inyo, politics is number. Ang politika ay denumero. Ibig sabihin niya, dapat yung mga kalaban natin maging ka-close din yung kaibigan. No? Kalaban natin ngayon kaibigan. No? That is politics. Your friend today will be your enemy tomorrow. Your enemy today will be your friend tomorrow. That is politics. Kaya pagkatapos to, wala nang away-away. Kunin natin sila. Sumama kayo sa amin. Lahat tayo magkakaisa. Diba? That is politics. That is the beauty of politics. Na itinilin ko sabihin eh. Huwag niyo tatarayan sila ha. Kunin niyo sila para sa ating kumanding. Did you get it? Mas maganda na maglaki kayo. Yung kalaban nyo dati, kaibigan ninyo, sa inyo sa suporta, okay yun. Alright? Naiintindihin ko sabihin. Bigin siya ng part. Bigin, susuporta nyo siya in terms of whatever, kung ano yung pag-usapan ninyo. Alright? Okay. Political next is, next. Responsiveness to the public, okay, response natin, dapat we are always prompt, mabilis, courteous, may respeto at galang, adequate at nararapat, dapat nararapat, no? Kaya
talagang sakto, hindi yung mag-response ka, hindi naman yun. Eh, sir, hindi naman po papel, hinihingi ko bola. Pagpapasketball kami, ba't binigay niyo papel? Understood? Dapat maganda yung intindi nyo, kaya kami darating sa inyo yung mga request. Intindi nyo kung ano yung kini-request nila. Huwag kayong magkakamali nyo na mali nyo pala yung ito pala hinihingi nila, iba pa yung binigay nyo. Alright? So next is ito, ito pinag-usapan natin, nationalism and patriotism. Naintindihan natin ito. Next is commitment to democracy. Meron ba dito NPA? CPP-NPA? Wala naman siguro, no? Wala. Wala dito mga komunista. Ayan, tutuloy. Pag sinabing komunista, obsolete na yan. Obsolete. Hindi na katanggap-tanggap sa realidad. Iba na ngayon. Alright? Patay na komunista. Sir, bakit po yung China, saka yung Vietnam, saka yung North Korea? Nakita niyo pa sa YouTube ano yung lagay ng buhay ng mga mamamayan doon. Diba? Sakal na sakal. Ewan ko kung bakit may mga komunista pa hanggang ngayon eh. Sa Kongreso, no? May mga komunista pa. Dapat wala na yan. Ginugulo na ang isip ng tao. Alright? Yan. Okay, so kayo dapat you are committed to democracy sa kalayaan. Kalayaan nino, sir. Kalayaan ng bawat lahat ng mga kabataan Pilipino, Kantalu. Understood? Demokrasya nila. So kayo ang magiging beacon if ever merong gumugulo sa demokrasya ng mga batang Kantalu. Understood? Ha? Maraming nagugulo dyan. Maraming nang presa. Kamangating sa ano, di ba yung nag-rally? Hindi ko naman taga-UP yun eh. Yung mga nag-rally, they are pro-Palestine. What? Sige nyo. Huwag mo nang pakialaman nyo yung mga pro. May nag-rally pro-Palestine. Inusuporta nila yung mga ano, yung mga bata. Isipin ninyo yun sa Pilipinas. Huwag pun. Marami rin problema sa Pilipinas para sa mga kabataan. Pansinin nyo nandun, diba? Grabe itong mga komunista na ito. Next. Simple living. Okay. Simple living, ha? Huwag kayong ang suot, lakos. Ang bag, Louis Vuitton. Huwag na mga ganun na mga luho. Dapat, ang mamamayan, makikita ka, simple. Huwag ka ba yung nakasira-sira damit, wala na ako sira-sira damit, wala na, no? Simple damit na yun. Yan ang gusto ng taong bayan. No? Yan ang gusto nila. Hindi yung para kasi parang porno mayabang kapag ganun yan. No? Hindi ka naman sinasabi, eh, sir, pagpilihan ang lakos eh. Eh, ang nahanapin mo, mga mahihirap na tao. Diba? Dapat, yung porma mo, porma yung taong tutulong para sa kanila. Hindi yung parang porma, ang hirap mong approach, sir. Ang hirap mong i-approach, ma'am. Mamahalin mga suot mo. Understood? Matuto tayo makuha ng simple. Para ganito, kung magkano ng sahod ko, ang sahod mo lang is 5,000. Pagkasay mo, yun lang ang ibibili mo sa sarili mo. Hindi yung, ay, 5,000 na yung sahod ko. Teka, nungunguta ako. Paano makabili ako ng iPhone 40? Hindi yan. Understood? Kung ano na yung kaya, check mo ba yun, di ba? Bigyan mo na. Understood? Kaya humihirap yung buhay ninyo, yung iba sa atin, dahil inaabot natin yung hindi natin kaya, mamuhay tayo kung ano lang yung nandun sa loob ng ating budget. No? Simple living. Simple pamumuhay. Huwag kang tayo na tayo sa Jollibee, huwag kang tayo na tayo sa McDonald's. No, meron na mga namatay dyan eh. No? Nakita niyo ba yun? For a whole year, 2 years yung ginahit, namayat, namayat, lagi ginakain. No? Nakita niyo yun sa FB, yung dating negosyante, naghirap kasi hindi na siya makapagluto eh. Ginagawa niya, order siya rito, order mo, gabi-gabi. Tanghali yun yung order niya, puro fast food, patay. Understood?
duties of public officials and employees, duties for section 5. Next is, okay, we must act promptly on letters and requests. Pag may mga letters, may request, letter request sa inyo, huwag niyo patatagalin ang, halimbawa, si ma'am, nagbigay sa akin ng letter request. Dumating na yun. Ay, request pala ni mga ito, letter request, teka, pag-isipan ko. Tapos, pumunta ka na, masyal ka ng Israel, no? Israel. Nagpakasyon ko sa Israel ng mga 2 weeks, nalimutan mo, may request pala. Ando siya, may request pala si ma'am. Sige, di ba, pagbalik mo na lang. After 3 weeks, saka mo siya na, nabigyan pansin. Huwag ganun, ha? Kaya sinasabi rito, promptly, mabilisan, madali, magdesisyon ka agad, no? Letters and requests. Meron ba? Makakapag-provide ka ba? Oo, hindi. Pag hindi, sabi mo hindi, wala eh. Pero kung sabi hindi na wala na, yun na, lock. Gagawa tayo ng paraan, sige, tayo mo lang. Understood? Hindi, hindi namin kaya provide sa kanya yan. Pero, give us in leeway, gagawa tayo ng paraan. Understood? Next, submit annual performance report, process documents and papers expeditiously. Huwag kong kakalimutan ito, mag-submit kayo ha. Kung ano yung accomplishment ninyo ha, annual performance ninyo. Tapos, yung processing of documents and papers expeditiously, yung mga financial statements ninyo, huwag nyo i-delay yan, patay tayo dyan. Pag-report na kayo every year, ha? Pasa nyo agad yun para wala question. Tapos, act immediately on public's personal transaction. Alright? Make documents accessible to the public. Alright? Ito nga mamaya, itatalo natin yan. Halimbawa, may mga documents na hinihingi ng publiko, nasa sa'yo na ano, gagawin mo. Ibibigay mo ba? May hindi, kahit hindi mo nakikita. Next is, ito yung mga prohibited acts and transactions, section 7 tayo. Next. Yan. Prohibited ito ah, guys. Sinabi nila natin prohibited acts and transactions. Ito yung mga ipinagbabawal. Huwag na huwag niyong gagawin kasi nga yung inyong integrity mayuyurakan. Alright? Mayuyurakan yan. Parang mababansan lang kayong magkarambong. Yung pangit nyo ba dito? Ay, magkarambong yan, manluloko yan, kurakot yan. Ganun na. First, financial and material interest. Alright? Outside employment and other activities related thereto. Disclosure and or misuse of confidential information, solicitation or acceptance of gifts. So, dun sa una, financial and material interest. Yung muna sabi mo nina, every year you will be given a budget. Dati kasi, you are subjected to demonetized budget, pero ngayon, you are ano eh. No, you have your own. No, mandate para humingi ng budget. Understood? Kaya nga meron ngayon comprehensive barangay youth development project. Meron ngayon annual barangay youth investment program na mga may discuss sa inyo, no? Okay. So, dapat yun ay tama-tama lang sa pangangailangan doon sa inyong mga kapwa-kabataan sa inyong barangay. Isipin niyo yung magandang project na makakatulong sa kapwa ninyong barangay, ha? Nakarating kayo dyan, tulungan naman ninyo sila. Kaya kayo nakarating dito, no, sa ganitong posisyon. Dahil sa tingin namin na kayo ay makatulong sa kanila, sa mga mahihirap natin kapwa-kabataan. No? Huwag nyo silang kalilimutan, guys. Lalo na may mga bata. May mga bata. May mga hindi kumakain. May hindi nag-aaral. No? I-guide nyo sila. Kayo ang magiging guide. Kayo ang magiging beacon. No? Kapataan na. Yung mga kapataan na sa kalawakan sa Lord. Dupa na. Outside employment and other activities related. Ito, outside employment. Prohibited acts and transactions. No? Yung outside employment, no? Ingat kayo dyan, ha? Baka mamaya magkaroon ng conflict of interest na sinasabi. No? Eh, hindi naman kayo pwedeng maging
Kasi kung kayo ay government worker, di ba? Ah, government employee, di ba? Kaya nga sa amin yung mga tatag mo na SK at saka barangay official, nag-resign para makatakbo, no? Sa eleksyon. Pero, kung yung iba ay nakalusok na SK na, o kaya barangay official, o kaya nanalo, tapos government nito ay pinagbabawal sa batasyon. Alright? Yari na doon. So next, disclosure and or misuse of confidential information. Itong disclosure, pag sinabi natin disclosure, yung mga informasyon, mga dokumento na hindi dapat ilabas, huwag niyong ilalabas ha. Pakamamaya mayroong informasyon, dokumento para sa atin, tayo ilabas. Ay, ito yung ano namin, tinangyari sa atin, huwag ganun ha. Mamimili, ano nyo, isa-set ninyo, ano ba yung pwede ipakita sa public, ano ba yung hindi pwede, understood? Next is, misuse of confidential information, pamanong, di ba yung nakaraan sila? Nagaan si Senator Jinggo Estrada, kasi may nakalik na information regarding confidential part. Yung meeting na nila yun, secret ng session, may nakalabas na ibibigay ka ulit kay Vice President Sara Duterte yung confidential man para dun sa kanyang Office of the Vice President and the Department of Education. May nag-leak. Kapwa Senador. Understood? Iwasan niyo yung ganun. Okay? Kung meron kayong meeting kayo, si SK Chairman at mga kagawa, na very confidential, dapat walang makakalabas na kahit ni katitig ng impormasyon. Understood? Kaya yung senator, hindi ako, hindi ako magagandang sa ngayon sa state ng senator niya pa. Very ano eh, no? Oo, hindi. Dapat talaga puro abogado eh, no? Hindi yung very ano eh. Dismayin. Yung ano lang magsalita. Solicitation and acceptance of gifts. Hindi nga kayo dyan. No? Kung sasolicit kayo, you will accept gift, you will solicit, you will accept gift, di ba? Medyo ano yan, delikado yan, prohibited yan, ha? Ang gagawin yan. Next, wrap up. Okay, so these are the things that we discussed. The core values, norms, duties, prohibited acts. Next. Ito, number one, situation na. So, wait na natin ito. Ito na. Ano kaya sa kundi pa ng kundi? Ano gagawin mo dito sa situation? Scenario number one. Ano kaya gagawin natin dyan? Pakibasa na guys, tapos pwede pa volunteer, no? Pwede pa raise your hand. Ayaman ni, ano? Kahit isa niya, kahit SK chairman niya, or SK kagawa, okay lang. No? May kung SK kagawa ka, influensya mo yung kapwa mo kay SK kagawa para umuho si SK chairman na yung department store nyo na lang ng mami mo ang magsusupply. Kung ikaw mo yung SK chairman, yung influence yung mga kagawa na bumoto para yun na lang maging supplier. Ngayon yung tanong, anong gagawin ninyo? Kukunin nyo ba yung sinasabi ni Mami o hindi? Pwede magtaas na nga. Teka, state your name and your position. Hi, good morning. I'm Rafael Calvo. I'm SK Kagawa from Barangay 180. Yung sagot ko po sa ano na to, scenario na to, yung tipo, kasi pag kinuha mo po yung option ng mother mo na sa business nyo na lang kunin yung tawag dito, yung mga material or mga supplies, parang ano lang din eh, cooperate lang din sa family mo yung ano, yung budget na dapat is mapunta sa ano. Meron kasi other store or other businesses na